Magandang araw! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Filipino 4, Quarter 4, Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay paggamit ng magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon, pagguhit at pagbibigay puna sa editorial cartoon, paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipagtalastasan, at pagbibigay ng bagong kaalaman mula sa binasang teksto. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na magagamit mo ang magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon, pagbibigay puna sa editorial cartoon, makaguguhit ng sariling editorial cartoon, magagamit sa pakikipagtalastasan ang mga uri ng pangungusap, at maibibigay ang bagong natuklasang kaalaman mula sa binasang teksto. Kumusta mga bata? Sa araw na ito'y pag-aaralan natin ang paggamit ng magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon, pagguhit at pagbibigay puna sa editorial cartoon, paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipagtalastasan, at pagbibigay ng bagong kaalaman mula sa binasang teksto. Ang araling ito ay tiyak na makatutulong upang mapalawak ang iyong kaisipan sa wastong paggamit ng magagalang na pananalita, pagguhit at pagbibigay puna sa editorial cartoon, paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap, at pagbibigay ng bagong kaalaman mula sa binasang teksto na maaari mong maiugnay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pag-aralan natin ang magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon. Gaya ng pagbati. Halimbawa, magandang umaga po. Magandang tanghali po. Magandang gabi po. Sumunod ay ang paghingi ng paumanhin. Halimbawa, pasensya na po kayo sa nangyari. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Paumanhin po sa nagawa kong gulo. Sumunod naman na sitwasyon ay ang pagtanggap ng panauhin. Halimbawa, tuloy po kayo sa aming munting tahanan. Dumito muna kayo habang hinihintay ninyo si tatay. Kayo po pala, pasok po kayo. Sumunod naman na sitwasyon ay ang paghingi ng pahintulot at pakiusap. Halimbawa, makikiusap po sana ako na unawain ninyo ang aming dulog. Pasensya na po at ngayon lamang kami nakarating. Maaari po bang palitan ang binili? At ang sumunod na sitwasyon ay ang pagpapakilala. Halimbawa, nais ko pong ipakilala ang aking ina na si Ginang Lucia Santos. Ako po si Benji, kamag-aral ng inyong anak. Si Melba po ang tutulong sa inyo sa mga gawaing bahay. Gamit ang larawan, bumuo ng pangungusap batay sa hinihinging uri nito. Gaya ng pangungusap na nagsasalaysay. Halimbawa ay si nanay ay naglalaban ng aming damit. Ang pangungusap na ito ay nagsasalaysay. Ang sumunod naman ay ang pangungusap na nagtatanong. Halimbawa, si nanay ba ay naglalaban ng ating damit? Ang pangungusap na ito ay nagtatanong. Sumunod naman ay ang pangungusap na naguutos. Halimbawa, anak, maaari mo ba akong tulungang maglaba ng mga damit? Ang pangungusap na ito ay naguutos. Sumunod naman ay ang pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Halimbawa, hay nako, napapagod na akong maglaba ng mga damit. Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin. Nakapagbigay ka ba ng mga hinihinging pangungusap? Paano mo ito nagawa? Ano ang mga uri ng pangungusap na binanggit? Mahalaga ba ang mga pangungusap na ito sa pakikipagtalastasan? Bakit? May apat na uri ng pangungusap. Ang mga ito ay una, pasalaysay. Ito ay pangungusap na nagsasalaysay.
Nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, ang magkakapatid ay maagang gumising upang mag-almusal. Ang pangungusap na ito ay nagsasalaysay at nagtatapos sa tuldok. Pangalawa, patanong. Ito ay pangungusap na nagtatanong. Nagtatapos ito sa tandang pananong. Halimbawa, saan papunta ang magkakapatid? Ang pangungusap na ito ay nagtatanong. Ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Pangatlo, pautos o pakiusap. Ito ang pangungusap na naguutos o nakikiusap. Nagtatapos ito sa tuldok o tandang pananong. Halimbawa, pakiabot mo nga ang aking bag. Ang pangungusap na ito ay naguutos o nakikiusap. Ito ay nagtatapos sa tuldok. At pang-apat, ang padamdam. Ito ang pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Nagtatapos naman ito sa tandang padamdam. Halimbawa, naku, naiwan nilang kanilang baunan. Ang pangungusap na ito ay nagsasaad ng matinding damdamin. At ito ay ginamitan ng bantas na tandang padamdam pagkatapos ng salitang naku. Upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin, ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Gamitin sa pangungusap ang mga magagalang na salita o pariralang nasa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipili ang salita o parirala. Una, ipagpaumanhin. Pangalawa, sigurado po kayo? Pangatlo, naku po. Pang-apat, malimit magmano. At panglima, pakisuyo. Magbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa. Gamitin natin sa pangungusap ang ipagpaumanhin. Ginoong Santos, ipagpaumanhin ninyo po ang hindi ko pagsipot sa pagpupulong kahapon. Gamitin naman natin sa pangungusap ang sigurado po kayo? Inay, sigurado po kayo na pupunta kayo sa probinsya sa susunod na linggo? Gamitin naman natin sa pangungusap ang naku po. Naku po, mauhuli na tayo sa paaralan. Gamitin naman natin sa pangungusap ang malimit magmano. Si Jana ay malimit magmano sa tuwing nakakasalubong niya ang mga nakatatanda. At gamitin natin sa pangungusap ang pakisuyo. Rona, pakisuyo mo nga sa iyong kapatid na ipasok ang mesa sa kusina. Sa araling ito ay mapapaunlad mo rin ang iyong kakayahan sa pagguhit ng sariling editorial cartoon. Matututunan mo rin ang mga hakbang sa pagguhit nito. Pag-aralan ang larawang ito at sagutin ang mga tanong ukol dito. Unang katanungan, ano-ano ang nakikita mo sa larawan? Tama! Sa larawang ito, ipinapakita ang mga batang papasok sa paaralan kasama ang kanilang ina, batang naka-face mask, injection, at kamay na pumipigil at ang logo ng DepEd. Pangalawang katanungan, ano ang sinisimbolo ng bawat larawan? Tama! Sinisimbolo ng kamay na pumipigil na hanggat hindi pa nababakunahan ng mga mag-aaral ay wala munang face-to-face classes. Ang injection naman ay sumisimbolo sa pagpapabakuna. Ang batang naka-face mask naman ay sinasabing magsuot ng face mask sa tuwing lalabas ng bahay. Pangatlong katanungan, masasabi mo bang isa itong issue sa lipunan? Opo, dahil hindi maaaring makapasok sa paaralan ang mga bata kapag hindi sila magpapabakuna. Pang-apat, bilang isang mag-aaral, apektado ka ba sa isyung ito? Opo, dahil sa isyung ito ay hindi kami makakapunta sa paaralan kung wala pa kaming bakuna. Panglima, isulat ang iyong sariling pagkakaunawa sa nilalaman ng larawan. Tama! Ang larawang ito ay nagbibigay ng paalala sa mga dapat gawin ng mamamayan at mga mag-aaral at magulang na mag-ingat at sundin ang mga protocols habang may COVID-19.
Ang larawan sa itaas ay isang halimbawa ng editorial cartoon. Ang editorial cartoon ay isang pinaka-epektibong paraan upang maipaalam sa mambabasa ang isang issue, opinion o pangyayari. Gumagamit din ito ng mga representasyon para ilarawan ang isang issue, opinion o pangyayari. Sa paggawa ng sariling editorial cartoon, sundin ang mga sumusunod. Una, alamin ang pangunahing issue na nais iguhit sa cartoon. Pangalawa, gumuhit sa tulong ng pinakamabisang simbolo na aakma sa opinion mo sa issue. Pangatlo, limitahan sa 3 hanggang 5 bagay ang iguguhit. Gumamit ng pangkalahatang simbolo. At panglima, ituon ang pagguhit sa iisang paksa lamang. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Mag-isip ng isang issue na may kinalaman sa edukasyon o pandemyang kinahaharap ng mundo sa kasalukuyan. Gumawa ng sariling editorial cartoon batay sa isyung iyong napili. Narito ang pamantayan sa pagguhit ng editorial cartoon. Para sa unang description, nakaguguhit ng sariling editorial cartoon na may kaugnayan sa isyung napili, malinis ang pagkakagawa at naipasa sa itinakdang oras. Ito ay 15 puntos. Sumunod na description, nakaguguhit ng sariling editorial cartoon ngunit hindi gaanong malinaw ang kaugnayan sa isyung napili, may kaunting dumi ang gawa at nahuli ng ilang minuto sa itinakdang oras ng pagpapasa. Ang puntos nito ay 14 hanggang 10. Ang pangatlong description ay nakaguhit ng sariling editorial ngunit malayo ang kaugnayan sa isyung napili, may kaunting dumi ang gawa at nahuli ng 1 oras o higit pa sa itinakdang oras. Ang puntos nito ay 9 hanggang 1. At ang panghuling description ay hindi nakaguhit ng sariling editorial cartoon. Ito ay walang puntos. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 4. Suriin ang pangungusap kung ito ay pasalaysay, pautos o pakiusap, patanong o padamdam. Unang pangungusap, ayon sa kagawaran ng kalusugan, pinaaalalahanan ang lahat na palaging maghugas ng kamay. Anong uri ng pangungusap ito? Magaling! Ito ay pasalaysay. Pangalawa, kailan kaya magkakaroon ng face-to-face na klase? Anong uri ng pangungusap ito? Tama, ito ay patanong. Pangatlo, naku, magla-lockdown po muli. Anong uri ng pangungusap ito? Magaling, ito ay padamdam. Pang-apat, pakisuyo po na magsuot ng face mask at face shield tuwing kukuha at magsasauli ng mga activity sheets ng mga bata. Anong uri ng pangungusap ito? Tama, ito ay pautos o pakiusap. At panglima, maraming salamat po sa pakikiisa ng mga magulang sa paggabay ng kanilang mga anak. Anong uri ng pangungusap ito? Magaling! Ito ay pasalaysay. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 5. Basahin ng malakas ang tekstong nasa ibaba na nagpapakita ng magagalang na salita gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap na may gabay ng nakatatanda sa bahay. Ito ay may pamagat na huwarang pamilya. May isang payak na sambahayan sa bayan ng Nyogan, lungsod ng Tagaytay. Minsan ko nang nasaksihan ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Marahil ba naagsa kanila ang may kasalatan sa buhay? Ngunit naroon ang kanilang pagkakaisa at pagmamahalan sa bawat isa. Isang araw, nakasalubong ko si Aliya na nasa 4 na baitang. Agad akong binati ng, "Magandang araw po ma'am," sabay nagmano. "Saan po ang inyong punta ma'am?" Sagot ko naman, "Sa inyong bahay." "Maari mo ba akong samahan sa inyo?" "Opo, sige po." Habang kami ay naglalakad patungo sa kanilang tahanan,
tanaw ko ang kanilang bunsong kapatid na si June sa tarangkahan na may bitbit na biskit at dali-dali niya itong inalok sa akin. At nakita ko naman ang isa pa nilang kapatid na si Amor na may dalang mga gulay. Napaisip ako, sadyang napakaganda ng mga pag-uugaling mayroon ang mga batang ito. Maya-maya pa'y dumating ang kanilang ama't ina. Napawis na pawis na may dalang sako na ang laman ay abokado. Sila pala ay galing sa paggagaot. Ito kasi ang kanilang pangunahing ikinabubuhay sa ngayong may pandemya. Sabay bungad sa akin, pasensya na po kayo ma'am at ngayon lamang kami dumating. Walang anuman po, nais ko lamang kumustahin si Aliyah tungkol sa kanyang pag-aaral. Mabuti naman po sa awa ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong paggabay kay Aliyah. Sagutin ang sumusunod na mga katanungan mula sa iyong binasang teksto. Maghanap ng 5 pangungusap na ginamitan na magagalang na salita gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap. Narito ang 5 pangungusap na ginamitan na magagalang na salita gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap. Una ay ang magandang araw po ma'am. Ito ay padamdam. Pangalawa, saan po ang inyong punta ma'am? Ito ay patanong. Pangatlo, maaari mo ba akong samahan sa inyo? Ito ay pautos o pakiusap. Pang-apat, pasensya na po kayo ma'am at ngayon lamang kami dumating. Ito ay pasalaysay. At pang-lima, maraming salamat po sa inyong paggabay kay Aliyah. Ito ay pasalaysay. Tandaan! Mayroong magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon. Ang mga ito ay pagbati, paghingi ng paumanhin, pagtanggap ng panauhin, paghingi ng pahintulot o pakiusap, at pagpapakilala. May apat na uri ng pangungusap. Ang mga ito ay una, pasalaysay. Ito ay pangungusap na nagsasalaysay. Nagtatapos ito sa tuldok. Pangalawa, patanong. Ito ay pangungusap na nagtatanong. Nagtatapos ito sa tandang pananong. Pangatlo, pautos o pakiusap. Ito ang pangungusap na naguutos o nakikiusap. Nagtatapos ito sa tuldok o tandang pananong. At pang-apat, padamdam. Ito ang pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!